Hi, good day everyone. So, sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo or i-demonstrate ko sa inyo kung paano gamitin yung ating POS. So, first, shortcut, login lang tayo. Initial login is admin, password is 1234. So, pwede nyo ipalitan yung password ni admin anytime. Huwag lang yung username kasi si admin lang yung may access sa lahat ng features. So, later on malalaman nyo kung bakit. Okay? So, login tayo. So, ito yung pinakang main screen ng ating point of sales. So, dyan may kita nyo lahat ng tools na pwede nyo gamitin. So, hover nyo lang sa bawat tools para makita yung mga functions niya. So, first, dito tayo sa add item. So, add item, dito nyo i-add lahat ng items nyo na ipapasok sa point of sales. For example, may ipapasok kayo na gamot or product. Dito lang nyo ilalagay. So, item number, wala tayong restriction. Before, yung older version is number lang yung pwedeng ilagay. So, ngayon, ginawa ko is inalaw ko na yung alphabets or alphanumeric na yung pwede nyo ilagin. Ipasok na item number. So, pwede nyo ipasok dito yung barcode number, anything na pwedeng na makikita nyo dun sa mismong product or kung wala naman, is yung mailalagay yung code para sa specific product. So, for example, lagay tayo ng product na kahit ano, SKA 1234567 8, tapos item name is let's set an example, siguro Lenovo mouse. Yan. Nangyari yan. Tapos, price niya is, ang kuha niyo kay supplier is 200. Tapos, ang bigay niyo kay customer is 350. So, number of stocks, let's say 99. Click niyo lang yung add, item added. So, may kita niyo, andito na siya. Sa pinakang product window. So, may kita niyo rin siya sa edit item. Ito. So, sa edit item, pwede niyo i-edit lahat ng details ng product dito. Yung product number, yung product name, yung price kay supplier or yung puhunan nyo, yung retail price or yung bigay nyong price kay customer, yung stock. Let's say, dagdag kayo ng stock, change nyo to 120, save nyo lang, save. Yan. Tapos, dito sa sales report, mamaya, ipapakita ko sa inyo. Log out lang muna tayo ulit, tapos log in. Yan. So, yan. For example, may order ng mouse. Let's say, dalawang piraso. Enter nyo lang quantity. Lalabas nyo na dito sa order window sa right side. So, dito sa order window, may kikita nyo yung total amount due. Yan, yung price nya, 350 per piece. Dalawa yung binili. Then, yung total amount, which is 700. So, enter nyo lang kung magkano yung binayad ni customer. 1,000 kunyari. Press nyo lang enter sa keyboard, lalabas na yung change niya. Kung gusto nyo mag-apply kunyari ng discount, halimbawa, suki nyo na siya, binigyan nyo ng 10% discount, click nyo lang yung add discount, tapos ilagay nyo yung number kung ilang percent yung discount na ibibigay nyo kay customer. So, okay lang. Yan. So, 10% discount applied. So, ito na yung magiging total niya. 630 na lang. Magiging 315 pesos per piece. Times 2 is 630, which is yung amount due. And then, binayad 1,000, may suklipa siyang 370. So, hindi pa siya automatically mababawas sa stock kasi hindi pa confirm or hindi pa complete yung order or yung transaction. So, as you can see, 120 pa rin yung stock ng Lenovo mouse. So, complete order, click on OK. Yun, nabawasan na, 180 na lang. So, complete na yung transaction, nabawas na sa stocks. So, lalabas yung option kung gusto nyo i-print yung resibo o hindi. Click nyo lang yung yes. Yan, lalabas na yung resibo. So, yung recommended printer size dito, printable size, size ng printer is, ng post-thermal printer is 58mm. So, ayan yung lalabas. So, pwede natin i-customize to, aalisin natin to, papalitan natin ang business name nyo, pwede rin natin lagyan ng address nyo sa ibaba. So, ayan, ito yung product number, yung product name, yung quantity, yung price niya,
discounted price na itong nagsha-show ha. Yan, 630. Tapos kung ilang percent yung in-apply, amount due, tendered amount, at yung change. Saka total quantity na kinuha ni customer. Yan. Thank you, come again. Print nyo lang yan kung sakaling may printer kayo na post. Yan, tapos print. Lalabas na yon. Close nyo lang. Tapos yun. Dapat, lalabas na siya dito sa sales report. So, for today, hanapin natin yun. 11.24. Ito, Lenovo mouse. Yan, lalabas yung price niya, yung retail price, yung quantity na binili, sales amount, pati profit nyo for that particular item. So, kung gusto nyo i-generate ng older dates per week, per month, pwede rin change nyo lang yung start date at yung end date. So, sa print report, ito naman yung pwede nyo i-print, I mean, printable report. So, ganun din, change nyo lang yung start date, end date, mag-generate na siya. So, kanina may mga na-punch na ako. So, search lang natin. Yan, lalabas na yan. Next page lang. Yan, may kita nyo. Ito yung kanina. Lenovo mouse. Yung time, yung date. Yan. Tapos, next nyo lang, may kita nyo yung pinakang mabenta nyong item. So, Lenovo mouse, andito sa baba. Tapos, ito yung mga test item na na-punch ko na before. Lalabas din dyan. Yung total amount, sales amount, total profit. Then, next is yung pinakang sales at profit nyo for the range na nilagay nyo dito. So, ngayon, per day lang, 9 September 8, ngayon lang yung lalabas dito. Pero kung marami, kung per week ang ilalagay nyo, marami yung lalabas. Kaso, wala akong date na ina-punch from the previous days. Kaya isa lang lalabas. Pero kung marami na kayo na input na data, sa ibang mga araw, lalabas din dito yon. May kita nyo kung saan araw kayo mabenta o saan araw kayo mahina. So, close natin. Sa stocks, yan. No, the usual stocks lang. Ito yung parang ma-view nyo lang yung current stock. So, kapag mababa na yung stock sa 15, magpiping siya, mababa sa 5, magre-red siya. So, ma-alerto na kayo kung mababa na talaga. So, let's say, meron na lang akong 4 nito. Meron na akong 13 nito. Save lang natin. So, may kita nyo siya dito. So, nag-red, nag-pink, kasi mababa na yung stock. Okay, pwede nyo ring export into an Excel file just in case gusto nyo mag manual inventory. So, print nyo lang. Tapos, yun, check nyo kung tugma ba yung current bilang ng item nyo dun sa nasa system. Okay, dun, exit. So, adjusters, pwede kayo mag-add ng tao nyo, for example, cashier o kung sinong pagbabantayin nyo sa store nyo, sa business nyo, lagyan nyo lang dito. Yan. So, take note lang na may ang access lang sa lahat ng features is yung admin. So, usual siya sa business kasi hindi natin alam kung ano pwedeng gawin ng normal user. Ng mga normal user, pwede niyang i-modify yung edit, yung current stocks, yung product number, kaya which is may admin account para hindi magalaw yun ng normal user. So, papakita ko sa inyo later kung paano, kung ano lang yung pwede ma-access ni normal user. So, sa manage user, yan, pwede nyo edit yung password, yung name, lahat ng details ng admin. I mean, ng account na ipapasok nyo dito sa POS. Basta ang may access lang sa lahat is si admin at si administrator. Okay, never delete or never change the username of the admin and administrator. Okay? So, exit muna tayo. So, dito sa baba, may kita nyo yung stop information kung sino nakalagin, yung current date, current time. So, generate barcode. Ito, ginagamit to kapag meron kayong product na walang barcode. So, for example, bibigyan nyo siya ng barcode na ganyan. Generate nyo lang. Tapos, pwede nyo na siyang isave. Tapos, pwede nyo rin i-print. Tapos yun yung ididikit nyo sa product para yun na lang ibabaril nyo dito. So dito, pwede nyo ibaril yung pinakang mismong barcode scanner nyo dun sa barcode ng product. So automatic kung added na siya, halimbawa binaril nyo itong si ABCD, lalabas na yung quantity kung naka-auto-enter yung scanner nyo. Kung wala namang barcode, yung mismong item, barcode sticker, search nyo lang, lalabas na yan. Halimbawa, test item yan. Yan, lalabas na yan. Tapos, enter nyo lang. Enter. Tapos, quantity. Lalabas nyo siya dito. So, kung sakaling
nagkamali kayo nung na-punch, gusto niyo i-delete yung item or binawi ni customer na, ay, iba na pala yung kukunin ko. Right click niyo lang dito. Tapos delete. Tapos void this item. Yun na. Tapos, ambawa, ayaw na ni customer bumili. New customer niyo lang. O kaya kahit hindi na, as long as wala naman laman yun dito. Yeah. Okay, itong calculator naman, kinocall lang niya yung calculator na built-in kay Windows just in case may kailangan kayong i-compute. Yan, lagay niyo lang, lalabas yan. Logout naman, yun. Logout kayo, tapos login kayo as different user. So, for example, login tayo as test 2. Password 1234. Login. Yan, hindi ma-access. Ito yung mga hindi ma-access ng normal user. At item, di siya pwede mag-add item, mag-edit item, pero pwede niya ma-access yung sales report. Yung stocks, pwede rin niya ma-access kasi view access lang naman ito, pati yung sales report. Tapos, hindi siya pwede mag-add ng user kasi kung sino, baka kung sino-sino i-add niya. Manage user, hindi rin kasi kung paano kung palitan niya yung password ni admin. Tama? So, yun. Itong complete order, kapag i-confirm na yung order at discount, kapag gusto niyong lagyan ng discount, si user. Or si customer. Tapos new customer, just in case may mga order. Tapos sabi ni customer, ay, hindi na muna ako bibili. May iikot-ikot muna ako. Then new customer ka na muna. Yan. So, napaka-basic lang nitong post natin. Very user-friendly and budget-friendly. So, regarding sa support naman, anytime pwede naman kayo mag-chat sa page. I mean, sa Shopee account ko anytime, basta mabasa ko agad yung message nyo. As soon as mabasa ko yung message nyo, magre-reply agad ako, at kung available ako, pwede ko kayong i-support remotely with regards sa installation or kung meron kayong gustong ipaturo, anytime pwedeng-pwede, basta available ako, walang problema. So yun lang, thank you so much sa pagnood, and sa mga hindi pa nakapag-avail, message lang po kayo sa page, I mean sa Shopee account ko, and willing akong mag-provide ng assistance. Okay? Thank you so much and God bless everyone.